Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, mahigpit ang nagaganap na laban sa pagitan ng Kanagawa at Taichi. Habang sila Morishige at Sakuragi naman ay napakaganda at napakahigpit ang ginagawang depensa at opensa sa bawat isa. At talaga namang walang gustong magpatalo sa laban. Kaya naman, sobrang namamangha ang mga tao sa loob ng court. Kung sino nga ba ang mananalo sa dalawang malakas na power forward na sila Sakuragi at Morishige. At dito na nagtatapos ang Chapter 211 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fan o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara! Umpisa na natin ang Chapter 212 ng Winter Tournament. Sobrang ganda nga ng ipinapakitang laro ng dalawang koponan. At talaga namang walang sino man ang gustong magpatalo sa dalawang ito. Ngunit, dahil sa nakikita na ng coach ng Aichi na nadedehado sila kay Sakuragi, inutusan niya na si Morishige na katawanin si Sakuragi upang maubusan ito ng foul at matanggal sa laro. Habang si Morishige naman ay sinunod agad ang kanyang tiyo. At talaga namang ginagamitan niya na si Sakuragi ng kanyang katawan. At halos binubuhos na nito ang kanyang buong lakas upang banggain lamang si Sakuragi. Habang si Sakuragi naman ay patuloy lang sa pagdepensa kay Morishige. Nang biglang isang malakas na bangga ang pinakawalan ni Morishige kay Sakuragi. Ngunit, laking gulat ng buong manonood kahit pa ang ibang manlalaro, maging ang mga coaches. Dahil hindi man lang natitinag ang depensa ni Sakuragi. At hindi man lang ito napapaatras kahit kaunti kay Morishige. Na kahit sobrang lakas ng bangga na ginagawa ni Morishige kay Sakuragi, hindi ito iniinda ni Sakuragi. Bagkos, pinapatunayan ni Sakuragi na kahit sobrang laki ng pangangatawan nitong si Morishige, wala pa din itong kwenta sa isang henyong katulad ni Sakuragi. Ano? Hindi man lang napapaatras ni Morishige si Sakuragi! Grabe, sobrang lakas naman ng pangangatawan ng lalaking ito! At kung titignan nyo, ilang ulit nang binangga ni Morishige ang katawan ng lalaking ito. At talaga namang sobrang lakas ng mga banggang ginagawa nito sa may pulang buhok na yan. Subalit, kahit anong lakas ng pagbangga ni Morishige, hindi man lang napapaatras itong may pulang buhok. Grabe talaga, hindi talaga ako makapaniwala. Sobrang lakas ng pangangatawan ng may pulang buhok na ito. Ibang klase ka, napapahanga mo kami may pulang buhok. Yan ang sigaw ng mga manonood. Habang sa ilalim ng basket naman ay biglang nagsalita si Sakuragi. Ano na Morishige? Ito na ba ang tinatawag mong malakas na pangangatawan? Mahinang nila lang na hindi mo nga ako magawang maitulak eh. Hindi mo man lang ako maitulak kahit na kaunti man lang. Ngayon, Morishige, sana naman may natutunan ka dito. Dahil wala sa laki ng katawan ang pagiging malakas. Tandaan mo, iba ang malaki ang katawan sa maraming karanasan. Sabi na natin may mga karanasan ka din. Pero hindi mo pa nararanasan na tumapat sa mga sobrang lalakas na manlalaro dito sa Japan. Katulad nila Mikyo, Masashi, Akagi, Hanagata at iba pa. Kaya naman, hindi mo alam ang salitang malakas. Dahil nakabase ka lang naman sa iyong katawan. Na porket malaki ang iyong katawan, akala mo lahat magagawa mo ng talunin. Ngayon, na nakatapat mo na ang sanghenyong katulad ko, siguro naman matatauhan ka na. Na hindi ikaw ang pinakamalakas na power forward dito sa Japan, kundi ako, si Hanamichi Sakuragi. Yan ang seryosong sabi ni Sakuragi, na ikinagulat talaga ng gusto ni Morishige. Dahil sa sobrang lakas ang pangangatawan nitong si Sakuragi, at nang nakita ni Morishige na nalulugi na siya sa lakas ng katawan laban kay Sakuragi, at apat na segundo na lang ang natitira para sa shot clock nila, agad itong tumalon at ibinato na lang ang bola sa kanilang basket. Ngunit, sa pagkakataon na ito, biglang pumasok ang bola sa kanilang basket at isang lucky shot ang naganap para kay Morishige na naging dahilan para makuha ulit nila ang kalamangan sa Kanagawa. 12-10, pabor sa Aichi. At ang nakababa na si Morishige galing sa kanyang lucky shot, bigla naman itong napasimangot.
dahil hindi niya ginustong makapuntos dahil lang sa swerte. At naiinis ito dahil naramdaman niya ang sobrang lakas ng pangangatawan nitong si Sakuragi. At wala siyang ibang magawa kundi ang tumira na lang ng tsambahan. Dahil sa wala nang natitirang oras para sa kanilang shot clock. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kanagawa ang bola. At tinadala na ito ni Maki papunta sa kanilang basket. Team, makinig kayo! Ngayon, gagamitin na natin ang itinuro sa atin ng ating mga coach. Kaya naman, focus lang kayo! Dahil gagawa na tayo ng isang ball rotation katulad ng ginagawa nila. Pero sa pagkakataon na ito, masigitan natin ang kanilang ginagawa para makapuntos tayo ng maayos. Kaya naman team, humanda na kayo dahil tayo naman ang aatake. Yan ang sigaw ni Maki. Nang biglang lumapit si Rukawa kay Maki. Maki, ikaw na ang bahala. Dahil sa plano na ito, ako muna ang magiging decoy. Kaya naman, ikaw na ang bahala. At umaasa ako na makakagawa kayo ng puntos. Dahil kapag ako ang kumuha ng bola, siguradong magre-react ang lahat ng manlalaro ng Aichi. Kaya naman, magkakaroon tayo ng pagkakataon para makagawa ng puntos gamit ang ating ibang kakampi. Dahil na nga sa paniguradong sa akin nila itutuon ng kanilang pansin. Kaya naman, magkakaroon na ng spasyo ang ibang kakampi natin. At kapag nangyari nga ang nasa isip ko, ikaw na ang bahala sa susunod na hakbang. Ikaw na ang bahalang mag-isip kung sino nga ba ang pupunto sa inyo. Yan ang sabi ni Rukawa. Sige Rukawa, at sa tingin ko din, gagana yung plano mo. Dahil ang pakiramdam ko din, halos lahat sila nakatoon ng atensyon sa'yo. Kaya naman, kapag ikaw ang may hawak ng bola, siguradong lahat sila ay magiging agresibo at mapupunta sa'yo ang atensyon nila. Kaya naman Rukawa, sumasang-ayon ako sa plano mo. Yan naman ang sabi ni Maki. Nang biglang tumakbo ng mabilis si Rukawa papunta sa loob ng basket. Habang si Maki naman ay agad na ipinasa ang bola papunta kay Rukawa. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, bigla namang nag-react ang lahat ng manlalaro ng Aichi kay Rukawa. At ang coach ng Aichi ay napatayo na din sa kanyang kinauupuan. Mga bata, humanda kayo! Dahil sa pagkakataon na ito, siguradong si Rukawa ang gagawa ng punto sa kanila. Kaya naman, ihanda nyo ang inyong depensa dahil aatake yan sa loob ng basket. Sige na mga bata, depensahan nyo na si Rukawa at huwag nyo siyang hahayaan na makapuntos pa. Yan ang sigaw ng coach ng Aichi na naging dahilan para agad na dumipensa ang mga manlalaro ng Aichi sa loob ng basket at nakatoon lamang sila kay Rukawa. Nang biglang nagulat ang coach ng Aichi. Dahil na nga sa biglang ibinalik ni Rukawa ang bola papunta kay Maki. Ano? Huwag mong sabihin na isa lamang decoy itong si Rukawa. Grabe, nalinlang nila kami doon ah. Para magkaroon sila ng espasyo sa labas ng basket. Ginamit nila si Rukawa bilang isang decoy. Para mapunta sa kanya ang lahat ng atensyon namin. Grabe, ang ganda ng naisip nilang plano ah. Yan ang sabi ng coach ng Aichi sa kanyang sarili. At nang hawak na ni Maki ang bola, agad niya din naman itong ipinasa papunta kay Jin. Habang si Jin naman ay agad na tumalon at tumira ng isang tres. At sa pagkakataon na ito, wala nang nakasabay pa kay Jin. Dahil ang lahat ng manlalaro ng Aichi ay nakatoon ng depensa kay Rukawa. Kaya naman, nalibre na si Jin para sa isang tres. At nagawa nitong maipasok ang kanyang tira sa kanilang basket. Na naging dahilan upang makuha na nila ang kalamangan sa Aichi. 12-13, lamang na ang Kanagawa. Naikinatuwa talaga ng buong mananood. At talaga namang nagwawala na sila sa ganda ng laban ng dalawang kupunan. Nice one Kanagawa! Ang galing nyo! Nagagawa nyo makipagsabayan sa mga manlalaro ng Aichi. Sige Kanagawa! Galingan nyo pa! Na kahit underdog kayo na may ituturing, ipakita nyo pa din sa kanila na kayang-kaya nyo silang talunin. Sige lang Kanagawa, ipagpatuloy nyo lang yan, ang solid na mga galaw ninyo. At makakaasa kayo sa amin na hanggang dulo susuportahan namin ang inyong kupunan. Kaya naman, galingan nyo palalo. Yan ang sigawa ng mga fans ng Kanagawa. Nabiglang sumigaw na din ang mga fans ng Aichi. Aichi, huwag kayong magpapatalo sa mga manlalaro ng Kanagawa. Alam namin na kayo ang mananalo sa laban na ito. Kaya naman, ayusin nyo na at tambakan nyo na ang mga manlalaro ng Kanagawa. Yan naman ang sigaw ng mga fans ng Aichi. Sa kabilang banda naman, si Yuri G ay biglang kinabahan sa laro ng Kanagawa. Kaya naman, bigla itong napabulong sa kanyang sarili.
habang nakatingin sa mga manlalaro na kanagawa. Ito pala ang plano ninyo. Isang ball rotation din. Magugulang din pala talaga kayo. Pero hanggang dyan na lang yan. Dahil hindi na namin nahayaan pa na maulit muli yan. Ngayon, humanda na kayo kanagawa. Dahil ginalit nyo na ako ng gusto. Kaya naman, mararamdaman nyo na ang galing ng isang Yuri G. At ikaw, Rukawa, ipapakita ko sa'yo na mas magaling ako kaysa sa'yo. Pati na rin ikaw may pulang buhok. Ipapakita ko din sa'yo na madali ka lang lusutan at walang silbi ang lakas mo sa husay ng isang Yuri G. Yan ang sabi ni Yuri G sa kanyang sarili. At dito na nagtatapos ang Chapter 212 ng Winter Tournament. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan, mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.